Kumusta po kayo, mga ginigiliw kong taga-subaybay? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati, ay angad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at karamdaman. Ang kwentong tampok po natin sa pagkakataong ito ay mula sa isa nating masugid na taga-subaybay na tatawagin nating si Tatay Berting. At ito ay ukol sa masalimuot niyang buhay na hanggang ngayon ay tila sinusundan pa rin siya ng malagim na pangyayaring iyon na babaunin na yata niya hanggang sa hukay. Halina at ating tunghayan ang kanyang totoong kwento ng kababalaghan. Magandang gabi po sa inyong lahat, sir, at sa inyo pong mga tagapakinig. May mga ilang linggo na rin po akong nakikinig ng mga kwento dito sa inyong programa. At sa totoo lang po, ay nasasaktan din ako pagkaminsan dahil sa may lahi po kaming aswang. Ngunit, hindi ko rin naman masisisi ang mga tao pagkat meron talaga kaming mga kauri na namiminsala ng tao. Natutuwa rin po ako sa inyo dahil may mga kwento rin kayong inilalabas dito na ipinapakita ang mga katulad namin na umiiwas makapaminsala ng tao. Pero lagi ko po kasing naaalala ang aking karanasan nung ako po ay bata pa. Marami po akong maaaring ibahagi na kwento dito sa inyo na mga totoong karanasan ko. Ngunit, sa ngayon ay ito po munang pasan-pasan ko at nagpapabigat sa aking kalooban na hanggang sa ngayon ay hindi po mawala sa aking isipan. Ito po ang nais kong ibahagi sa inyo na sana ay kapulutan po ng aral. Alam ko pong marami ang maaaring mapailing sa akin pong mga ilalahad at magtataas ng kanilang mga kilay, ika nga. Ngunit nasa inyo na po iyan kung kayo ay maniniwala o hindi sa inyong mga mapapakinggan. Ang edad ko po noong mga panahon na iyon ay 12 anyos. Samantalang ang nakababata kong kapatid ay kasing edad ko lamang po dahil kami po ay kambal. Sa probinsya po kami noon nakatira. At sa bulubunduking bahagi po ang aming tahanan. Simula po na magkaisip kami, ay wala na po kaming kinagis ng nanay. Ang sabi ng aming ama, namatay daw ito sa panganganak sa amin. Mahal na mahal po kami ng aming ama at napakasipag po niyang talaga. Maaga po lagi itong nagigising, na dumidiretso na po ito sa bukid. At madilim na po kapag umuwi. Di po kami nakapag-aral. Tinuturuan lamang kami ng aming ama kung paano ang bumasa at sumulat. Gayon din ang pagbilang. Noong mga panahon na iyon ay hindi pa namin alam ang dahilan kung bakit ayaw kami papasukin ng aming ama sa paaralan. Ang trabaho namin sa araw-araw ay asikasuhin ang mga alaga naming hayop at ang garden ng mga gulay na malapit lamang sa aming bahay. Habang ang aming ama naman ay abalang lagi sa araw-araw sa pagtatanim ng palay at mais sa bukid, na pinapalitan minsan ng tanim na mani at malapad din ang kanyang tanim na balinghoy, mas kilala sa Tagalog na kamoting kahoy. At dumarami na rin ang puno ng nyog na sakop ng aming lupa. Talaga pong napakasipag ng aming ama. Minsan, nang umuwi ito sa bahay, ay malalim na ang gabi at nakatulog na ang aking kakambal na si Narding.
Naabutan niya akong nag-aabang sa may pinakabalkonahe ng aming bahay. Maliit lamang ang bahay namin, na isa itong tipikal na bahay sa bulubunduking bahagi ng isang probinsya. Pagpasok niya sa bahay ay agad akong nagmano. Hinanap naman niya ang aking kapatid. Sinabi ko na natutulog na ito at tinanong ko siya kung ipaghahain ko na ba ng pagkain. Ngunit sinabi niyang hindi na at magpapahinga na lamang daw siya. Nang tatalikod na ang aking ama at pupunta na sa kanyang silid, ay napansin ko ang balahibo ng manok sa kanyang bibig. Kaya sinabi ko iyon sa kanya. Medyo nagulat naman ito at agad na pinahid iyon. At sinabing nakuha niya raw iyon marahil nang silipin niya sa pugad kung ilan na ang itlog ng naglilimlim naming manok. Nabaliwala naman sa akin yon, kaya agad na akong tumabi sa aking kapatid upang matulog na rin. Nang sumunod na gabi, hindi ko tiyak kung mga ilang oras na akong nakatulog. Nagising ako pagkat nakaramdam ako ng matinding init na napakamaalinsangan ang aking pakiramdam. Gayong likas na malamig ang aming lugar sa gabi. Dahil na rin sa malakas na simoy ng hangin at napapaligiran ng aming bahay ng mga halaman at puno. Kaya naupo akong sandali, hindi ako mapakali. Kaya naisipan ko ng bumangon. Paglabas ko ay nakita ko na maliwanag ang buwan at bilog na bilog ito. Natila humanga ako dito at namangha sa unang pagkakataon na nagtaka din ako sa aking sarili pagkat hindi naman iyon ang unang beses na makita ko ito. Pero nang sandaling iyon ay talagang halos ayaw kong alisin ang aking pagkakatitig dito. Kaya lumakad pa akong palayo sa aming bahay na parang gusto kong mapalapit pa sa buwan. Ilang sandali pa ay naagaw ang aking atensyon nang makarinig ako ng isang mabangis na hayop na humahangos. Nang sundan ko ang pinanggagalingan ng tunog, ay papunta iyon sa likod ng aming bahay, doon sa may mga puno ng abukado at kasoy. Dahan-dahan akong lumapit upang alamin kung ano ang lumilikha ng tunog na iyon. Nagulat ako sa aking nasaksihan na kahit nakatalikod ito ay hindi ako maaaring magkamali. Iyon ay ang aming ama na may kinakain itong buhay na manok na animoy gutom na gutom ito. Na nang mapansin ito ang aking presensya ay mabilis itong napalingon sa akin. Kaya nakita ko kaagad ang nakakatakot nitong itsura, lalo na ang mga mata nito na akala mo'y pinuno ng dugo sa pagkapula, na lalo pang naging kasindak-sindak dahil sa mga dugo ng manok na nagkalat sa kanyang bibig. Mabilis akong tumakbong pabalik sa loob ng aming bahay. Nagtalokbong ako ng kumot at takot na takot. Ilang sandali pa ay narinig kong pumasok na rin ang aming ama sa bahay. Maya-maya ay naramdaman kong nakatayo na siya malapit sa akin. Di ako kumilos. Di nagtagal ay narinig ko ang kanyang tinig na sinasabing may dapat daw akong malaman. At marahil ayon na di umano ang tamang panahon. Dahil sa aking narinig ay dahan-dahan kong ibinaba ang kumot at tumambad sa akin ang aking ama na nagkalat pa ang mga dugo at balahibo ng manok sa kanyang bibig. Ipinagtapat niya sa akin na may lahi kaming aswang, ngunit sinisikap na huwag makapaminsala ng tao, na yun din raw ang isang dahilan kung bakit di niya kami pinapasok sa paaralan. Nagpatuloy ang aming ama sa pagpapaliwanag sa akin. Kinaumagahan ay kanya na rin kinausap ang aking kakambal at ipinagtapat na rin dito ang lihim ng aming pamilya. Ipinakita niya rin sa amin mula sa baul ang mga matatanda at sinaunang aklat na nagtuturo ng mga itim na karunungang lihim. Sa bawat araw na lumipas ay nagpatuloy ang aming buhay
na katulad din naman sa dati. Ngunit, kalinsabay nito, ay unti-unti na rin niyang hinuhubog ang aming mga kakayahan upang kung kami man ay abutan na at sumpungin ang aming pagkaaswang, ay alam na raw namin ang aming gagawin. Itinuro ng aming ama ang iba't ibang karunungan na kanyang nalalaman mula sa anting-anting kung paano maiiwasan ang pananakit ng sinuman at mga kakayahan sa pagsila ng aming makakain. Ano pat ang bawat araw namin ay naging masaya at kapanapanabik pagkat marami kaming natututunan at nadaragdagan ng aming mga kakayahan na hindi kayang gawin ng isang karaniwang tao. Ngunit, malinaw ang bilin ng aming ama na wag namin iyong gagamitin sa kasamaan at kung maaari pangaraw ay gamitin iyon sa pagtulong sa mga karaniwang taong nangangailangan at sa paggawa ng kabutihan. Sa lahat ng aming natutunang magkapatid, ang pinaka nagustuhan namin ay ang karunungan na pambulag na kaya namin maglaho sa isang iglap at ang panggagaya at pagpapalit ng anyo na kaya naming maging kawangis ng mga hayop. Nang araw na ituro iyon sa amin ay talaga namang sabik na sabik kami na matutunan iyon ng aking kapatid. At nang ipagawa nga iyon sa amin ng aming ama ay talagang tuwang-tuwa kami. Mga ilang araw din ang binuno namin bago ganap na matutunan ang mga karunungang iyon. Minsan ay nagpaalam ang aming ama na pupunta daw ito sa bayan at dahil malayo ang sa amin, maaga pa lamang ay umalis na siya. Binilinan niya kami ng aming mga gagawin noong araw na iyon at muling ipinaalaala na huwag gamitin ang aming mga nalalaman kung hindi naman kailangan. Naging malinaw naman sa amin ang lahat ng kanyang mga bilin. Tandang-tanda ko pa ang araw na iyon. Sinabi ko sa aming ama na bilhan kami ng bagong tsinelas pagkat pudpud na. At kung kaya pa ng kanyang pera ay bilhan niya ng bagong damit ang aking kakambal. Na pumayag naman ito at sinang-ayunan ang aking sinabi. Nang maggagabi na, ay wala pa rin ang aming ama. Nakapagsaing na rin kami. Ilang sandali pa, ay may kung anong nag-udyok sa amin na lumabas ng bahay na magkapatid. At agad kaming namangha at lubos na humanga sa ganda ng buwan. Dahil doon, ay sinabi ko sa aking kapatid na kami ay maglaro. Pumayag naman ito. Ngunit hindi niya alam na ibang laro ang tinutukoy ko. Bigla akong naglaho. Kaya nakita ko siyang nanatili lamang na nakatayo at ipinaalaala sa akin ang sinabi ng aming ama na huwag gamitin ang nalalaman kung hindi naman kailangan. Ngunit sinabi ko sa aking kakambal na minsan lang naman at napakaganda ng buwan. Nung huli ay napapayag ko na rin siya pagkat bigla din itong nawala sa aking paningin. Pagkatapos niya maglaho ay nagmesa pusa naman ako at sinabi ko sa kanyang habulin niya ako na agad din siyang nag-anyong pusa. Mabilis ang aming naging paghahabulan na di namin namalayan na malayo na pala kami sa aming bahay. Nang masapit namin ang kakahuyan, nang malapit na niya akong abutan, ay narinig kong nagpalit ito ng anyo at naging manok. Na nang lingunin ko ito, ay akma na niya akong dadakmain. Nang biglang mula sa kawalan, ay laking gulat ko nang may sumulpot na isang malaking aso na bigla itong lumundag at sinakmal ang aking kapatid na napakabilis ng pangyayari na hindi ko talaga iyon inaasahan. Napakabilis ng aso. Sa isang iglap ay nawala na ito. Bumalik ako sa pagiging anyong tao. Nanlumo akong bigla. Natakot na takot pagkat di ko alam kung paano ko iyon ipapaliwanag sa aming ama ang mga nangyari. Nakasalanan kong lahat.
kung bakit napahamak ang aking kapatid. Panay na ang aking iyak na mga pagkakataong iyon. Nanlalambot ako at nakayukong naglalakad na halos hindi ko maiakbang ang aking mga paa. Nang sa di inaasahang pagkakataon, nang iangat ko ang aking mukha, ay nakita ko ang aming ama na naroon. Magkahalong saya at takot ang aking naramdaman. Samantalang siya naman ay gulat na gulat kung bakit naroon daw ako. Sa takot ay agad ko na lamang ipinagtapat ang mga nangyari. Sinabi ko naglalaro kami nang di namin namamalayang malayo na pala kami sa aming bahay. At naghahabol lang kami nang biglang may isang aso na sumakmal sa aking kapatid na nasaan yung manok at ako naman ay nasaan yung pusa. Nabakas ko ang matinding pagkagulat sa aking ama. Sinabi kong hanapin namin ang aso at baka makita pa namin ang aking kapatid. Ngunit tila kandila ito na naupos, na napaupo sa lupa. Nahawak-hawak niya ang kanyang ulo. Panandali ang tumahimik. Ilang sandali pa ay nagsalita ito na nakita kong nangilid na ang mga luha sa kanyang mga mata. Tinanong niya ako kung kami daw iyon na kanyang kinukumpirma ang aking ipinagtapat na naghahabulan bilang isang pusa at manok. Kaya sumagot ako at sinabing opo. Tuluyan nang umiyak ang aking ama na napasigaw pa ito ng ubod lakas at umalingaw-ngaw ang tinig nito sa gitna ng kagubatan. Habang naglalakad kaming pauwi ay nalaman ko na ang ama pala namin ang aso na siyang sumakmal at kumain sa aking kapatid. Nanaisipang manila muna ng pagkain bago tuluyang umuwi sa amin. Habang pauwi kami ay tila wala pa rin ito sa kanyang katinuan. Dahil sa pagod pagdating ng bahay ay nakatulog kaagad ako habang ang aking ama naman ay nasa balkonahe at nakatanaw sa malayo. Kinaumagahan pagising ko ay hinanap ko pa ang aking kapatid. Nang magbalik sa aking alaala ang lahat ay naimasmasan ako. Wala na nga pala ito. At dahil iyon, sa katigasan ng aking ulo, muli akong napaiyak. Na naging masuwain ako sa aming magulang, ilang saglit pa, lalong nadagdagan ang sakit na aking nararamdaman. Nang makita ko sa aming balkonahe na nakandusay ang aking ama, na wala na rin itong buhay, halos magsisigaw ako sa pag-iyak. Di ako makapaniwala sa aking mga nakikita. Inilibing ko ang aming ama malapit lamang doon sa aming bahay. Sinunog ko na rin ang lahat ng mga kagamitan ni ama na may kinalaman sa pagiging aswang. At naglakas loob akong lumapit sa isang guro sa paaralan na pinakamalapit sa amin. At ako ay nagpatulong na isa pala iyong aktibong miyembro ng isang relihiyon. At noong huli nga ay tuluyan ko na pong tinalikuran ang pagiging aswang. Ngunit daladala ko pa rin sa aking puso ang bigat ng pagkawala ng aking mga mahal sa buhay. Hanggang dito na lamang po, sir. At sana po ay may matutunan kayo sa aking naging karanasan. Maraming maraming salamat po. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok po natin sa pagkakataong ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Pamamalagman. At bago po tayo tuluyang magwakas ay nais ko pong pasalamatan ang lahat po na patuloy na sumusubaybay at walang sawang tumatangkilik sa atin pong mga kwento. Gayon din ang atin pong mga silent listeners, lalong-lalo na ang mga kababayan po nating OFW sa buong mundo.
Mabuhay po kayong lahat. Maraming maraming salamat po. At hanggang sa muli.